Sa pusod ng kabundukan ng Kapas Tarlac, nakatago ang isang maliit na sitio ng mga katutubo. Marami sa mga babae sa sityong ito may isang kakaibang sakit. Isang sakit na matagal nang burado sa maraming parte ng mundo. Pero sa mga lugar na tila kinalimutan ng panahon, laganap pa rin ang ganitong kondisyon. Sa totoo lang, di naman ganun kaliblib ang sitio Kawayan. 2 oras lang ang layo nito mula sa sentro ng Kapas. Pero ayon sa mga taga rito, bihirang nabibisita ng mga doktor at health worker ang lugar na ito. Makalipas ang ilang oras na bundok at tawid ilog, narating din namin ang sitio ng mga katutubo. Dito sa sitio Kawayan, marami dun sa mga babae dito merong goiter. Isa dun sa may pinakamalaking bukol dito sa leeg ay yung asawa mismo ng kanilang chieftain. Hi, hello Tay. Kumusta po? Ilang taon nang tinitiis ni Labinet ang bukol sa kanyang leeg. Hindi nila alam kung bakit, pero tila may kinalaman daw ito sa pagbubuntis. Ang sinasabi niyo po pagkatapos niyang manganak ng ikatatlo po. Ikatatlo. Yun na po, lumabas na po yung ano niya, yung goiter niya. Malaki na kaagad? Hindi po, nagsimula po sa maliit. Gaano kaliit po? Halos bukol lang po yung pinagsimulan niya. Aha. Tapos lumaki yun hanggang sa lumaki na po yun. Ano, tuwing nanganganak siya? Tuwing nanganganak siya, lumalaki po yun. Ah. Noon kasi wala pa siyang binata pa siya, walang gan. Dalaga pa siya. Dalaga pa siya, wala siyang goiter po. Goiter ang tawag sa kondisyon kung saan lumalaki ang thyroid gland na matatagpuan sa ating leeg. Masakit po. Masakit. Masakit? Sa anong masakit? Ito pag hinawakan dito, masakit? Ha? Pag pumupunta sa... ang masakit dito sa tenga. Pero ito mismo, hindi ito masakit. Pag lumahilap yung mama. Pag magpasang po siya ng mabigat. Hirap na rin daw siyang huminga at kumain dahil sa kanyang goiter. Pero ni minsan, di pa natingnan ng doktor ang bukol sa leeg ni Labinet. Eh, ba't di niyo po pinagamot? Wala pong nagagamot sa kanya. Ba't po walang nagagamot? Si po, hindi pa po rin na ipa-check up sa kwan dahil wala pa pong tumulong na mag-check up sa kanya. Ba't hindi po kayo magpunta sa ospital? Masyado bang malayo? Malayo po. Hindi po. Naglalakad lang po kami, ma'am. Naglalakad lang kayo? Opo. Gano'ng kahaba yung lakad? 8 oras po yun. Nasa 8 hours hanggang sa 9. At kung mag-aarkila ng habal-habal, aabuti ng mahigit 500 piso ang gastusin. Malaking pera para sa mga katutubo na ang tanging ikinabubuhay lamang ay pagtatanim. Marami ba dito sa lugar ninyo hindi nakakapunta sa nakakakita ng doktor? Marami po. Madalang lang po yung nakakapunta sa doktor.
Hindi lang si Labinet ang may ganitong klaseng sakit. Marami sa mga katutubong babae sa lugar na ito minsan ding nakaranas magka-goiter. Bukod sa kanya, may iba pa. May dalawa na po sila. Ah. Hello po. Sino po yung nanay ninyo? Ah, ito po si Rosing. Kayo po si Rosing? Ah, o may, parang maliit na lang yung goiter niya, ano? Oo. Tapos, sino pa yung iba? Ito rin po. Ah, siya rin. Kaano-ano naman niya ito? Magpinsan. Tapos, kayo, ay, kayo rin, Nay. Parang malaki yung, parang dalawa, ano? Opo, dalawa. Yung, tama ba? Masakit? Hindi. Ay, hindi naman. So, nung nalaman niyo po na parang nagkakaroon na ng bukol, ano pong naisip ninyo? Ang naisip ko, bakit po ganito tumubo sa liit ko? Mm-mm. Baka siguro pumadam sa kabubuhat ng mabigat. Mm-hmm. Kabubuhat ng mabigat, oo. Kanya-kanyang haka-haka ang mga katutubo sa pinagmulan ng kanilang sakit. Pero ayon sa mga doktor, ang goiter ay isang karamdaman na dulot ng iodine deficiency o kakulangan sa iodine na madalas nakukuha mula sa asin, isda at mga lamang dagat. Dahil malayo sa karagatan ng bundok ng mga aita, kulang na kulang ang nakukuha nilang iodine. Sumama kami sa mga katutubo sa paghanap nila ng uulamin. Pagkatapos manguha ng puso ng saging ng mga lalaki, nagtungo naman sa ilog ang ilang bata't matanda. Diyan po sa ilog, mayroon din, kaya lang maliliit po yung ano. Tapos may talangka rin na ano, maliliit. Oo. Marami rin dyan, kaya lang po. Yun lang po yung ulam namin. Tapos may ulam din kami na kung ano, may kukuha po kami ng talbos ng gamuting gapang. Yun lang. Tapos yung puso, yun po yung ulam namin. Maswerte pang araw at may talangka ngayong araw. Madalas, talbos, kamote at puso ng saging lang ang madalas nilang kainin. Halos burado na sa ibang bansa ang sakit na goiter dahil ito sa iodized salt program ng iba't ibang gobyerno. Nilayon din ito ng Pilipinas noon, pero sa mga lugar tulad ng Sitio Kawayan, nasalat sa pagkain at di umaabot ultimo asin, ang sakit na goiter ay laganap pa rin. Kailangan mo, sabi nila, makakain ka ng isda ng dagat. Wala naman dagat dito sa amin, mahirap. Eh yung ano, asin? Yung asin, iodized na, pero madalang lang kami nakakakuha doon sa bayan. Wala rin daw nakakaabot sa kanilang gamot at tulong medikal. At takot din silang bumaba ng bayan para magpa-ospital. Takot kayong ma-injectionan. Bakit po? Iwan ko. Sa mga kultura ng Aita talagang ganyan. Takot sa injection. So ano pong balak nyo na lang dyan sa goiter ninyo? Basta bahala na yung Jesus. Kung kailan puputok, tanggapin na lang. Puputok? Sino na sabi puputok? Sabi kasi nila puputok. Sabi ko naman, kahit puputok, kung kalooban ng Panginoon na puputok, tanggapin na lang kasi yun ang kapalaran. Dahil hindi sila nabibisita ng mga health worker at doktor,
Sa pagdaan ng panahon, naghabi na ng kung ano-anong paniniwala ang mga katutubo ukol sa kanilang sakit. Ang iba naman, sadyang may takot sa doktor at gamot. Gandang araw po. Kilala niyo po yung may isa pa daw po ditong may oo, yung Let ang pangalan. Okay. Let. Gandang araw po. Tulad ni Let, nalabis na ang kapayatan pero takot pa rin lumapit sa ospital. Mataba siya dati. Tapos, lumalaki naman yung dito. Yung sa leeg. Hindi niyo pa pinatingin. Bakit po? Kasi takot kami sa doktor. Ay, yun na ng doktor. Oo. Mayroon nang namatay yung taong inuutra dito. Ah, ganun. Oo. Kaya kami takot sa doktor. Kaya yun, kahit na mag-impayat, yun, mag-impayat na lang, pero walang gamot. Doktor. Kasi kami ngita, mga makakatakot. Sa aming pagpunta sa Sitio Kawayan, halos 10 babae na agad ang nakita naming may bukol sa leeg. Pero usap-usapan sa komunidad na hindi lang daw babae ang tinatamaan ng ganitong kondisyon. Sa dulong sitio ng kulyanan sa tuktok ng bundok, pati raw lalaki, nagkakaroon din ng goiter. Papunta tayo ngayon dun sa sitio kulyanan. Isa ito dun sa pinakamalayong sitio dito sa Barangay Maruglo. Kap, ilang oras yung lalakarin natin papunta dun sa sitio kulyanan? Isang oras at kalahati po. So yung mga nandoon, hindi na talaga nakakakita ng doktor or anuman? So, hindi na po sila talaga nakakakita ng doktor dahil malayo po ang kanilang lugar. So kapag may sakit yung mga nandun sa taas, ano nangyayari? Ang paano po, pag nagkasakit po doon sila, minsan pinapasan na lang po dahil hindi naaabot po na sa sasakyan, ng motor. Eh pag walang magpapasan? Kung walang magpapasan, hinahayaan na lang po. Kaya naman pala hindi ito pinupuntahan ng mga doktor at mga health worker. Sobrang layo. Habang paakyat kami ng sitio Kulyanan, nadaanan namin ang ilang mga maliliit na kubo. At pati rito, problema rin ang sakit na goiter. Makalipas ang 2 oras na lakad, narating din namin ang dulong sitio ng Kulyanan. Ito yung isa sa mga ginagawa ng mga katutubong babae dito sa bundok. Nagtatanim sila ng iba't ibang root crops at pati rin ng gabi. Mahigit 20 years na ang bukol sa leeg ni Junis Plata. Pero wala siyang balak na ipagamot o ipa-opera ang kanyang goiter. Tulad ng maraming taga rito, nasanay na si Junis na tiisin at hayaan na lang ang kanyang sakit. Hindi po ba masakit? Hindi po. Nagbubuhat po mabigat. Ito pong sinasabi ko po sa inyo, ito puso. Magbubuhat. Siyempre, pagbili ng pagkain. Kaya niyo pa po? Opo. Siyempre, wala na kaming pagbiling pagkain. Oo. Nung hindi mamumuso ito po. Oo. Talaga po kasi po mairap ko talaga yung aita. Pero hindi lang mga babae ang tinatamaan ng goiter. Tao po. Ay, gandang araw po, Nay. Ay, may lalaki pala. May goiter din? Opo. Pero hindi na nakakalakad? Hindi na po. Dati po malakas kong lumakad. Pagkatapos po, oo.
kapasan po ng puso, yun po na biglang po hindi na po nakalakad. Nahirapan na po. Mga ano na po, mga kalahati na pong taon. Ano sa tingin niyo yung dahilan bakit siya nagkaroon ng bukol sa leeg? Baka po siguro sa kapapasan po ng mabigat. Mm-mm. Kaya nagkaano po sa leeg. Tapos simula nung lumaki yung dito sa leeg niya, hindi na siya makalakad? Opo. Wala pa akong nabasa na posibleng magdulot ng pagkaparalisa ang sakit na goiter. Posibleng may iba pang karamdaman ang matandang ito. Nagagalaw niyo po ito, yung kamay ninyo? Ganito po. Bakit palaging nakaganito? Nagaganito? Paralas siguro. Hindi, ganito. Bukas, ganyan. Ay, hindi na. Nagagalaw ninyo ganito? Yung kamay? Ito din ko nundo. Aka nang kigalaw nundo? Aka nundo? Nagagalaw niya ang kamay? Hindi galaw niya. Hindi nagagalaw? Ayun. Ay, tapos yung paa ninyo, nagagalaw ninyo, nagaganito? Itagayo ka no? Ang kagalaw ka na ito, matundo. Ay, nakagalaw niya. Pero hindi niya na nararamdaman ninyo ito? Ang katina mo ka no? Ito. Ah, hindi niya nararamdaman? Ano ba nung matundo yun? Sabi niya? Pagkapot ako, makarunta. Ano raw, konti lang po ma'am. Pag ganyan na ito ko po, nararamdaman ninyo? Ano daw? Konti lang po daw ma'am. So mukhang parang medyo paralyzed. Nagagalaw naman niya pero konti lang yung pakiramdam niya doon sa kanyang left side ng kanyang katawan. Hindi ba na stroke? Iwan ko po ma'am. Sa kabila ng kanyang kondisyon, pinipilit pa rin ni Mang Duque na makapaglakad. Umaasa na balang araw, babalik din ang kanyang lakas. Habang ang kanyang asawa naman, abala sa pag-aalaga at paghahanda ng kanyang makakain. Isang mangkok ng berdeng munggo o beans ang nasa kusina. Ito raw ang pagkain nila araw-araw. Anong pangalan po nito? Cardis. Cardis. Saan niyo po ito nakukuha? Doon sa kaingin. Sa kaingin. Bukod po sa cardis, ano pa po ang kinakain ninyo? Yan araw-araw. Yan ang araw-araw. May bigas din? Meron bigas. Bigas at saka cardis. Sabaw, paggulay. Kung totoong ito nga lang ang kinakain ng mga taga-Sitio Culianan, hindi nakapagtatakang maging laganap nga sa lugar na ito ang iodine deficiency. Sino pa po yung ibang mga may... Kinausap ko ang mag-anak at hinikayat na bumaba sa bundok para magpagamot. Gusto niyo po bang pumunta sa ospital o ayaw ninyo? O gusto niyo gamot lang? Pero ilang beses mang pilitin ng anak ang ama, tumangki ang matanda. Ah, kano mabay mong taro? Alam eh? Doktor? Ayaw po daw. Kinabukasan, naghanda kami pababa ng bayan. Hindi man namin nahikayat si Mang Duque na bumaba ng bundok, pumayag ang isa sa kanila na magpatingin sa doktor. Si Labinet na siyang may pinakamalaking bukol sa Sitio Kawayan. Una kaming nagtungo sa health center na nakasasakop sa Sitio Kawayan. Aminado ang nakausap naming nurse na hindi pa nila napupuntahan ang mga komunidad na aming binisita. Super layo na nun, ma'am. Parang, meron sana kaming way na umakyat doon last time kasama yung mga sundalo. Mm-mm. Kaso dahil parang nakita ng masyadong malayo siya, tapos umuulan-ulan pa. So parang hazardous masyado.
Katwiran ng nurse, nagpupunta naman daw sila sa ibang sitio na makatutubo tulad ng sitio Flora na mas malapit-lapit sa bayan. Kung nais daw magpagamot ng mga aita, maaari naman daw silang bumaba sa paanan ng bundok. Pag kasi umakit kami ng floor, paano kinoconsider na umakit na rin sila ng kawayan? Parang ganun. Dahil nga malapit, medyo malapit na siya. Okay. Mm-hmm. Pero ang problema, kailangan yung pasyente ang bumaba dun sa mga doktor, sa mga specialist. Sa specialist, ma'am, no? Yun lang din, ma'am, nagiging parang makikita mong problem dun. Na kahit gusto nating akyatin, hindi nga siya nakakaakyat madalas. Or hindi talaga nakakaakyat. Or hindi talaga nakakaakyat. Kasi parang pag bumaba kasi ng Flora, ma'am, dahil nga 20 minutes away pa siya, tapos nakikita naman na merong contact doon sa kawain, so papababain na lang sila. Pero kung 20 minutes away lang pala, bakit hindi na lang akyatin yung 20 minutes? Sana, no, ma'am. Diba? Dahil walang sapat na kagamitan para sa goiter ang naturang health center, nagtungo kami sa pampublikong ospital ng Capas. Ito ang unang beses na makakapasok sa ospital si Labinette. Nabalot siya ng takot. Tara po. Tara po, Nay. Halika po. Huwag po kayo matakot. Halika. Huwag ka matakot sa akin. Huwag ka matakot. Hindi po namin kayo papa-operahan. Okay. Hindi na baliliit yan? Kasi may mga iba silang kasamahan doon dati malaki tapos lumiit naman. Usually po hindi na lumiliit. Pero depende na siguro kung gagawin sila. Ano po yung gamot na iniinom usually? Nang mapalagay na ang loob, ineksamin ng doktor ang bukol sa leeg ni Labinette. Ang magandang balita, hindi nakamamatay ang sakit na goiter. Pero ang hindi maganda, kailangan daw operahan ang bukol sa leeg ni Labinette. Masyado na raw kasi itong malaki. Pero anumang paliwanag ng doktor sa mag-asawa, kabado sila na ipasok agad sa operasyon si Labinette. Ang sabi ni doktora, pag ganyan daw kalaki, pinapa-opera na. Gusto niyo bang ipa-opera? O? Kausapin muna po yung mga magulang. Oo, kakausapin muna yung mga magulang. Kaya nagdesisyon kaming pakunan na lang siya ng blood test para malaman kung gaano kalaganap ang problema sa kanyang thyroid gland. At mula dito, makapagdedesisyon kung tutuloy nga ba sila o hindi sa operasyon. Sa kanilang pag-uwi sa bundok, dumulog sa kapilya ang mag-asawa. Sa mga komunidad na malayo sa doktor at tulong medikal, ang lahat ng bagay ay ipinapaubaya na lang sa Diyos at kapalaran. Nagmahal sa amin. Narapat ko namin padama. Ang tuloy niyong pagmamahal sa amin, Panginoon.
Sa totoo lang, ang goiter ay isang lumang sakit na matagal nang nahanapan ng solusyon. Maaari itong agapan at sugpuin, kaya nga burado na sa maraming bansa ang sakit na ito. Mahirap isipin na sa panahon ng kasaganahan at modernisasyon, sa panahon ng makabagong gamot at teknolohiya, may mga lugar pa pala na tila kinalimutan ng panahon. Mga lugar na salat sa impormasyon, mga lugar na di naaabot ng gamot at pagkain, ultimo asin. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.